Hoy, Siling. Mrs. Richards, hey. I'm home. Sahig. Wala pa. Nasaan na ba yung misis ko? Tiles pa lang, tumitili na eh. Shoo pa. Mrs. Richards. Ngayon pa. Ganda-ganda talaga ng misis ko. Saan kayo si misis? Ito kayo sa kaliwa. Yan. Sa kanan, sa kanan. Mrs. Richards. Uy, sapatos. Pero hindi to. Naku, papagalitan na naman ako. Ay. Mrs. Richards? Where are you? Ay. Ayan, ayan. Baby. Ay, yung baby. Ako yung baby, baby. Baby ko. Saan yung baby? Yung clip. Tama, may bagong bihis. 80 pon home. Di ba 80 pon home yan? Babala. Asawa. Ay! Panaginip, panaginip lang pala. Ano ba yun? Bahan ako dun, ha? Ito yung misis. Man, palakas kayo ni baby. Kung panibagong pagsubok man to para sa atin, andito lang ako, hindi ko kayo pababayaan. Magkasama nating lalabanan ko ano man to, ha? Tingnan ka dyan, palakas ka. Kurado ako, nag-aalala na sila lola para sa atin. Ay, nako. Dumuro ay nga, pabasa ba yan? Hindi raw niya mabasa. Disyembre, pabasa. Ano yun? Ano ba to? On the air na kayo. Matagal pong inintay ni Ariel at Mimi po. Mahigit isang taon. Kung ano man po ang plano niyo sa kanila, eh sana ay manatili silang matatag na mag-asawa. Kaya na po ang bahanap sa mga si Belia. Lalong-lalo na po kung may at sa kanyang dinadala. Ingatan na po siya, mahal na ina. Amen. Bilhin yung altar niyo eh. Alden! Alden! Lola! Andiyan ka na pala. Anong balita sa apo namin? Ito po, inihintay pa po namin yung doktor para sa resulta, Lola. Si Maine po, tulog pa rin. Baka nagbabawi po ng lakas kasi lately, masyado pong active eh. Hanggang kagabi po, masakit po yung tiyan. Eh, kaya po, tumakbo na po kami dito sa ospital. Hindi kayo sumakay? Tumakbo lang po. Ayan, napahagod siya pa. Tumakbo pa lang kayo. Sumakay kayo. O, parang gising na. Oo nga. Parang gising na ako namin. Bulata. Min, kamusta? Ano pakiramdam mo? Masakit? Masakit? Medyo masakit. Pero okay na naman. Huwag ka muna bumangon. Baka, hindi. Huwag muna. Baka hindi pa natin alam yung kalagayan. Hintayin natin yung doktor. Ito pala may pinadala sa'yo sila Lola. Ito yung request mo eh. Nasa ospital ba sila? Opo, Lola, ano ba't po? Ba't walang oxygen sa gilid? Meron niya. Ibang room po ito, Lola. No? Eh. Ito yung padala ni Lola sa'yo. Ano yan? Ito yung pinya na amoy chico. Pinya na amoy chico? Oo, tapos papaya na may mata.
Saka orange na kulay pula. Papayang may mata. Orange pero... Papayang may mata. Eh baka kasi nagugutom ka, nagpadala rin si na lola ng ano. Ito, to. Malakas makatok ko. Lugaw na bahaw. Lugaw na bahaw na na? Oo, oh, ito. Apo? Lola? Okay ka na ba? Lola, kagabi po kasi humihilam po yung chan ko ng konti. Eh, mabuti nga po, nadala po ako ni Alden dito sa ospital agad. Pinakaba mo kami. Ay, Lola, wag po kayo masyado mag-alala. Okay naman po ako eh. Tsaka alamin po muna natin, Lola, kung ano po ito. Ano na yung nangyayari sa'yo? Halika, kain ka muna. Kahit konti. Ito. Baka mag-ingat ka. Dandaan ang subo, Alden. Ingatan mo yung apo ko. Belya. Ayan na nagiging belya to. Ayaw. Main, basta sabihin mo lang sa akin lahat ng nararamdaman mo. Hindi ko man maaako lahat ng sakit na nararamdaman mo. At least, yung tulong ko sa'yo para mabawasan yung sakit. Masabi ko sa, yung sa ano, yung sa doktor. Ako magiging lakas mo. Abuso sa katok. Ay, Doc. Alam ba niyang hospital niya? Mr. Richard. Doc, magandang tanghali po, Doc. May doktor. Doc, bakit po ba, dapat po ba yung ano, kasi hindi ko po maintindihan yung ganun po ba talaga na yung ano po, masakit. Calm down po. Sorry, Doc. Mrs., yung pagsakit po ng inyong chan, ito po ay dala ng pagbabago ng inyong katawan. Kasi nagsisimula na pong lumaki ang inyong bahay bata or uterus. Kaya nag-a-adjust din po ang ating mga internal organs like yung stomach at intestine. Kaya kung mapapansin nyo po, mas mabilis ang inyong pagkabusog. Lumaki nga yun dyan agad sa busog. Dok, ano po bang dapat ko pong gawin po? Dalasan nyo lang ang inyong pagkain in small servings. At lagi kayong mag-exercise, mag-rest, pahinga. At siguraduhin nyo lang na regular ang inyong pag-ihi para hindi kayo magka-problema. Thank you, Doc. Sabi ko naman sa inyo, huwag kayong mag-panic eh. Thank you, Doc. Salamat po. Pasensya na po kayo eh. Sa totoo lang po kasi ngayon pa lang po namin talaga na experience yung mga ganitong bagay. Mm-hmm. It's okay. Sanay naman ako sa mga first-time parents. Basta pag nagka-problema, just give us a call or tawag lang kayo or punta lang kayo sa ER or sa clinic, okay? Okay yes po. Thank you, Doc. Salamat po. Maraming salamat, Doktora! Ay! Doktora! Alala kami sa apo namin na yan. Kayo ba'y medo lang alima mo? Iba yun! Tagapanggasinan yun! Doc! Hello po. Doc, mga lola ko nga po pala. Hello po, mga lola. Buti nakapakinig kami ng mga sinasabi mong pagbabago sa katawan. Apo. Kasi plano ko rin magbuntis. Lola? Lola naman. Kauta lang. Sige po. Mrs., let's do an ultrasound po para ma-check natin si baby. Ultrasound. Ayan, ultrasound. Come on, let's party! Ultrasound, Lola! Ultrasound! Ultrasound po, Lola. Iba yun! Ultrasound, di ba malakas yung tunog niyan? Lola, pang-check ng baby. Ah, baby? Pang-check ng baby lang. Let's start? Sige po. Mrs., yan po ang in my womb ultrasound ng baby ninyo. Alden, no? Dok, ano po yung parang tunog na lok. Yun ang heartbeat ng baby ninyo. Heart po? May heartbeat siya. Narinig mo ba yun? Narinig mo? Oo, narinig ko. Ang lakas ng baby natin. May heartbeat siya. Totoong-totoo na. Hindi, joke lang to. Hindi ba joke? Totoong-totoo na.
Magiging nanay at tatay na talaga tayo, man. Ayan na si baby, oh. Baby! Ang cute-cute. Gumagalaw, nararamdaman ko din. Nakikiliti. Parang lalaki, ah. Hello, baby. Excited na kaming lahat na lumabas ka, na makita ka. Mag-iingat ka dyan, ha? Alagaan ka namin ni daddy mo, tsaka nila lola mo. No, baby. Huwag mo masyadong papahirapan si mami mo, ha? At saka tandaan mo na nandyan ka pa lang sa loob. Hindi mo pa kami nakikita, pero love na love na love ka namin ng mami mo. Cute-cute ni baby. Stay healthy, baby. Hi, baby! Lola! I'm your lola ni Dara! Lola, ang ingay nyo naman. Lola! What's up, baby? Hi, baby! What's I'm up? Here. It's me, lola din ni Dora. Beautiful. Ayan sila, lola, yeah. Baby. Oh, lola din ni Dora. Say, di, ni, Lola, Dora. wala pa po, Lola. Hindi nasa po chan pa, Lola. Nasa chan pa po. Hindi pa po narinig. May heartbeat na nga eh. Nasa loob ba, Lola? Healthy ang baby ninyo. Heartbeat normal ba? Ang heartbeat niya. May heartbeat? Kaya Mrs. Richards, ituloy-tuloy nyo lang ang pagbeat ng vitamins, ha? Okay, para sa inyong dalawa ni baby. Thank you, Doc. Salamat, Noted Doc. Po yan. Eh, Doc, ito po, isa pa pong tanong. Eh, ano po ba si baby? Girl or boy? Yan! Ay! Yan tayo eh. Ambe, ayan oh. Geng, ano tingin mo sa itsura? Girl o boy? Ang tingin ko po, girl o boy? Hindi ko po masyadong matignan. Ano? Pero mukhang babae po yung anak nila. Bakit? Kasi magaganda ang mga lola nila. Parang ayaw niya mag-react. Pero mga kaibigan, kitang-kita na natin yung doktora nagkaroon ng ultrasound. At meron ng magte-table sa heartbeat ng bata. Uy! Pero mga kaibigan, maganda ang nangyayari. Malusog daw ang bata. Ibig sabihin na papangalagaan ng mabuti ng kanyang mga magulang at nakakain ng gusto yung mga tamang pagkain. Gaya ng papayang may mata. Huh? Biruin nyo. Kaya mga kaibigan, ang sasabihin. Okay na daw po. Okay na daw ba? Lola! Lola, si baby naka-freeze din. Ay, naku, pinisan natin. Kailangan nakapusang bata. Kailangan gumagalaw yan. Kaya mga kaibigan, lalaki nga ba o babae ang anak nila? Abangan po natin din sa paganda ng paganda ang kanilang mga lola. Kalisyen. Ito po si Pretty Gingin. Patalang. Ano nga kaya anak nila? Babae o lalaki? Eh, malalaman natin yan sa pagpapatuloy ng kwento dito sa Kalye Serye.